At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Manika, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Magandang araw sa inyong lahat, mga apo. Narito na naman ang iyong Lola Sela at magkukwento at ibabahagi ko sa iyo. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang pamilya. Kaya mga apo, dyan lang kayo. At sisimulat ko na ang aking kwento. Busy talaga? Saan ba yun? Bakit nawawala? Visit! Yaya! Yaya! Ano ba? Tinatawag kita ang bagal-bagal mo? Bingi ka ba? Bakit? Di mo narinig ang tawag ko sa'yo? Ayan na ako! Pasensya ka na ha. Hindi ko narinig ang pagtawag mo sa akin. May ginagawa kasi ako sa baba. Ano ba yung pinawag mo sa akin ha? Ano ba? Asan ba mga ligo ko dito? Alam mo ba na may nawawala? Asan? Saan mo nilagay? Ay, hindi ko alam. Ikaw kasi ang naglalaro eh. Baka saan-saan mo na naman inilagay. Ano? Ako na nga kung saan-saan ko ilalagay ang laruan ko? Di na kumpleto mga laruan ko na ligo. Ano ba? Ang bagal-bagal mo. Hanapin mo. Ang kupad mo talagang kumilos. Nagkakainis. Dali, bilisan mo ang pag-anap. Saan mo ba inilagay? Eh, ang alam ko, nandito lang yun eh. Alam mo, hanapin mo. Kung alam ko, di hindi ko nahanapin kung nasaan. Pag nawala yun, di na kumpleto ang Lego ko. Ano? Tatanga-tanga ka lang ba dyan? Hanapin mo. Eh, ano bang klaseng Lego yun, ha? Ganito, ganito, tanga. Bilisan mo kasi, natingnan, hanapin mo. Hindi yung dadal ka ng dadal dyan, bisip. Huwag mo namang sabihin, tanga ako, Gwen. Hindi magandang pakinggan yan. Masama. Tsaka kung inaayos mo ang mga gamit mo, di sana, nahanap mo ka agad. Ikaw kasi, kung saan-saan mo nilalagay. Hoy! Amo mo ko, ha? Kung anong gusto ko, sundin mo. Wala kang karapatan ng pagsalita na ako ng ganyan. Tsaka isa pa, di ko trabaho yung ayusin at linisin ang kalat ko. Pinapayaran ka dito para maglinis. Kaya bilisan mo na dyan para mahanap mo ang gusto kong hanapin mo. Bagal-bagal mo. Oo, sandali. Ano ba ang hinahanap mo? Yan nga, yan ang hinahanap ko. Teka, sino ka? Ha? Aha, siguro pinakikialaman mong laruan ko, no? Siguro ninakaw mo. Hoy, kaparis ka ng mga klasiko, mga inggiter at magnanakaw. Magnanakaw kayo. Ah, Gwen, si Lily, anak ko. E ano ngayon kung anak mo, ha? Eh, ngayon lang naman siya nagpunta dito. Pinagbibintangan mo na kaagad. Tsaka isa pa, binigay naman sa'yo yung kapiraso na laruan mo, hindi ba? Nagsisiguro lang ako. Baka magnanakaw nga. Anak, doon ka muna sa baba, ha? Opo, inay. Hoy, ami, huwag ka nang magdadala ng anak mo dito, ha? At bukos sa susunod, mawawalang mga laruan ko. Ang mamahal at ang ganda pa naman. Sige na, dalian mo. Bilisan mong ayusin at linisin ang mga laruan ko na nakakalat dyan sa sahig. Bagal-bagal! Gwen, alam mo, may kwento sa akin ng nanay ko. Ang mga laruan daw na nasa bahay, pag yung amo daw isalbahe, ang malaruan, nagtatampo.
at nagkakaroon ng buhay yan. At alam mo ba na magtatago sila at hindi magpapakita sa'yo, parang lumalayas at maghahanap ng ibang amo. Aba, di totoo yan. Ang tanda-tanda mo na, naniniwala ka sa ganyan. Ano? Sige na, bilisan mo na. Aray, huwag ka namang ganyan. Ano, may reklamo ka? Katulong ka lang dito. At wala kang karapatan na magreklamo. Kahit batuin pa kita, kasi may sahod ka. Pinapasahuran ka ng magulang ko. Pero Gwen, mali ang ginagawa mo. Nakakasakit ka na. Aba, nagre-reklamo ka? Ang tanga-tanga mo na nga. Ang kupad-kupad pa. Pagka-alamira ka pa. Gusto mo? Batuin kita ulit, ha? Sige na, kilos na. Ang bagal-bagal mo. Linisin mo ang kalat ko! Sige na, Mami. Bilan mo na ako ng bagong laruan. Sige na. O sino man, gusto ko nung bago na kagaya ng classmate ko. Ano ba, Gwen? Bago pa yung binili ko sa'yo, ah. Bakit kailangan bumili ulit ng bago? Mami, sige na, bili na kayo. Kulang-kulang na nga yun, eh. Di na mabuo. Anong kulang-kulang, ha? Nainggit ka lang sa mga kaklase mo na merong ganyan. Hindi, hindi kita bibilhan ng bago. Gamitin mo yung luma. Mami naman eh, ano ba? Ano na naman mga pinagdidiskusyon na yun? Eh, kasi itong anak mo eh. Kausapin mo nga. Ano nga ba yun, anak? Kasi naman, Dad. Yung bago sana, bilhan ako ni Mami ng laruan na bago. Ganun ba? Eh, kailangan pala ng anak natin ng bagong Lego eh. Bakit di mo bilhan? Eh, kabibili ko lang ng Lego niya nung isang linggo. Sige na, Dad. Kulang-kulang na kasi yun eh. Paano ko mabubuo kung kulang? Eh, sige na. Ibili mo na yung anak mo. Masakit na yung tanga ko dyan sa inyong dalaw eh. Para matigil na yung anak natin sa kasasabi sa'yo. Pero, Dad, kabibili ko lang ng ganyan. Bago pa lang yun. Daddy, ayaw ng Mami, oh. Sige na, sige na, sige na. Ibili mo na para hindi na mangulit yan sa'yo. Ay, naku. Sige na nga. Eh, magkano lang naman yun eh. Ibili mo na. Para tumigil na siya. Ay, thank you, Daddy. Dad naman eh. Sige na. Tama na yan. Sige, pag di kayo bumili, iiyak ako. At si Daddy, tingnan mo, ayaw niya na umiiyak ako, di ba? Kaya, bili nyo na ang gusto ko, Mami. Oo na, oo na. Ang dami mong alam na bata ka. Pero di pa tayo tapos, ha? Yes! Nakuha ko rin ng gusto ko! Muntik na ako madulas, ha? Ano ko, Diyos ka, aray ko. Ano ba? Di ka nag-iingat, eh. Di ko kasi nakita. Dapat, tinitingnan mo. Ang tanda-tanda mo na, tatanga-tanga ka pa. Oh, paano kung nabasan mo itong toys ko? Papalitan mo, ha? May pera ka? Alam mo kung magkano yan? Sorry na, huwag ka na magalit. Hindi ka naman natapunan, eh. Linisin mo yan. Yung makita ko na nakaligpit yung mga laruan ko, ha? Yung malinis na malinis. Oo nga pala, Yaya. Tahiyan mo nga ng damit ng maniko ko. Kailangan kung ano ang suot ko, ganun din ang suot niya. Ha? Pwede ba'ng tulog? Gusto ko magkaterno kami. Sige, kung yan ang gusto mo, sasabihin ko sa mami mo. Sige, linisin mo ng sahig.
Ayoko nang may kalat yan. Ang bagal-bagal mo kasi. Kakainis ka. Alisin mo nang mga yan. Dali! Sobra ka na, Gwen. Napakasalbahe mong bata ka. Kung hindi ko lang kailangan ng pera, aalis na ako dito. Eh, mabait ang nanay at tatay mo. Kabaliktara naman sa pag-uugali mo. Saan kaya nagmanang ugali ng batang yan? Ang sama-sama ng kanyang pag-uugali. Walang galang. Kailangan niyang magbago. Pero kailan? Ang salba-salbahe mo, Gwen! Magbago ka! Kasi bata ka pa! Sintihin yung anak natin. Pasaway na masyado eh. Ay, anak natin yan. Ha? Nag-iisang anak natin, kaya mahal na mahal ko yan. Kaya lahat ng gusto niya, bibilin ko. Hindi naman tama yun eh. Alam ko na mahal natin siya. Pero hindi ibig sabihin nun na lahat na lang ng gusto ay ibibigay natin sa kanya. Basta sundin na lang natin kung walang gusto niya. Para hindi na tayo kulitin. Ayaw mo na. Ay nako, ewan ko sa'yo. Lahat na lang kasi, kinukonsente mo. Gwen, ano bang gusto mong kainin, ha? Ipaghahanda kita. Bakit? Sinong kakain? Ako ba? Di ko sinabi na ipaghain mo ko. Gusto ko ang kainin ko ay yung chocolate. Ayokong kumain. Naku, kabilin-bili na ng mami mo na huwag kang kumain ng chocolate sa pagtanghalian. Bakit? Malalaman ba niya na kumain ako? Di, huwag mo sabihin. Pero bawal sa'yo. Dahil masisira ang kain mo pagtanghalian na. Hindi ka na makakakain yan. Aba, marunong ka pa sa akin, ha? Basta, ikuha mo ko ng chocolate o hindi. Dali! Gusto ko ng chocolate, kaya sundin mo ang gusto ko. Amo mo ko! Tatanga-tanga. Kilos na! Ayokong kumain ng tanghalian. Chocolate ang gusto ko. Ay, bahala ka na sa buhay mo. Teka, kukuha ko ng chocolate sa ref. Ayan. Kukuha ka rin pala. Ang dami pang sinabi. Bilisan mo! At gusto ko nang kumain ng chocolates. Ganyo, ang pangit-pangit ng ugali niya. Anak, talagang ganun si Gwen. Kasi, sanay sa luho, lahat ng gusto niya, binibigay ng kanyang mga magulang. Eh, mayaman kasi sila, anak eh. Pero inay, di naman dapat ganun eh. Dapat maging mabait siya sa ibang tao. Kasi, mabait ang mga magulang niya eh.
Ang anak ko talaga, ang daming alam. Halika na, kumain na tayo. At may tirang ulam na binigay sa akin ni Madam. Tsaka, iuwi ko daw. At sayang yun. Wow! Ang sarap niyan, Nay! Pang mayaman na ulam yan, no? Kaya nga, maghugas ka na ng kamay mo. Kasi, kakain na tayo, anak. O sige na, maghugas ka na ng kamay mo. Kaklase ko, nagyayabang sa akin na may bagong laruan na manika. Bakit? Kayo lang bang meron? Ako meron din. At magpapabili ako kina Mami at Daddy. Tingnan ko lang. Kung hindi kayo maingit sa akin, hindi makakahindi ang Daddy at Mami. Talagang bibilhan niya ako kaagad sa utos lang ni Daddy. Oo. Oo siya kaagad. Humanda kayo sa pasabog ko na bago kong laruan. Laos ang mga laruan nyo. Dahil ako, bago't mahal, ang ipapabili ko sa daddy ko at mami ko. Humanda kayo sa makikita nyo. Yaya, ano ba? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Ano ba? Bingi ka ba? Asan na yung laruan ko dito? Bakit nawala? Bakit kinuha mo? At nagmama ang maang ka pa na di mo alam, ha? Aha, eh wala naman akong kinalaw dyan. Naglilinis lang ako dito. Bakit? Wala dito? Asan na? Baka na misplace mo lang. Tsaka baka kung saan-saan mo na naman tinabi. Hanapin mo ngayon din. Kung hindi, magkagalit ako. Bunggang-bunggaw sa'yo. At sasabihin ko kina Mami at Daddy na kinuha mo. Ha? Eh, hindi ko naman kinukuha yung mga laruan mo dyan. Eh, anong gagawin ko sa laruan mo? Basta, hanapin mo ngayon din. Ang tanga-tanga mo talaga. Babae na nasa harap ng gate namin. Sino kaya yan? Napasurira at ang dugyot niyang tingnan. Teka nga. Hay! Anong ginagawa mo, ha? Alis ka nga! Ang baho-baho mo at ang dumi-dumi mo pa. Yaks! Alis! Alis! Huwag kang titingin-tingin sa akin ng ganyan. Baka ipitin ko yung kamay mo. Alis ka dyan! Ang pangit! Ang baho na matanda. Ayaw mong malis, ha? Teka, may di pa ako naiinom na soft drinks dito. Alam ko nang kakawin ko. Sigurado, aalis yan pag natikman niya. Sigurado kung kakaripas ng takbo, ang gusgusin na yan. Eto, para sa'yo. Ayaw mong malis, eh. Kaya etong sa'yo. Aray! Masakit! Aray! Ano? Masakit. Pinapaalis kita kasi mabaho ka. Ayaw mong umalis. Kaya ginawa ko sa'yo yan. Ano? Di ka alis? Sumusobra ka na. Sumusobra ka ng bata ka. Kailangan bigyan kita ng leksyon. Thank you.
Ano kaya ang mangyayari kay Gwen sa ginawa niya sa matanda? Magbabago pa kaya ang ugali ni Gwen? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Manika, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.